Hi! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Carlo Nicolas ng Ang Buhay at Batas. Sana po nasa mabuti kayong lahat na kalagayan at ngayon ay 6:23 na po. Malamang ay papunta na po kayo sa inyong hapunan. So happy dinner din po sa inyong lahat. Sana po ay habang nagdi-dinner kayo ay masamahan niyo ako sa pagsagot natin sa isang katanungan na ipinadala sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. So, base po dun sa pinadala kong title, tungkol po ito sa pag-aampon. Ang tanong po ay nanggaling kay Anonymous. Anonymous dahil ayaw niyong magpakilala, malamang ay diretsyang tanong to tungkol sa kanya o tungkol sa isang miyembro ng pamilya niya. Ang tanong ay, good day po, magtatanong lang po ako. Kasi po, mister ko po may ampon at inapelyido niya sa kanya, pero po wala pong legal na adoption. Umampon at yung nanay ng bata. Pasok po ba sa PSA yung ganun? At if sakali po umapila kami sa sustento, may laban po ba? Please hide my name na lang po for the question. Makikinig po ako sa kasagutan sa live po ninyong page. Thank you po. Ayun, so maraming salamat Anonymous. At bago natin sagutin yan ay batiin natin yung mga nakikinig ngayon at nanonood ngayon. Si Christy L. Pabiana, ang sabi niya, gandang gabi attorney, God bless. And magandang gabi din sa'yo Christy. Si Jorel Calica, good PM attorney, ingat po palagi and God bless. Sa'yo rin Jorel, God bless you rin and ingat ka rin palagi. At si Neil Liam Asyap, hi po attorney, musta po? Ingat po kayo palagi ni attorney Nikki. Pa-shoutout po sa amin ni Mary Grace Briones. And shoutout daw, hi at magandang gabi kay Mary Grace Briones. Ayun, so sagutin na natin yung katanungan. Ang tanong niya, ganito ang nangyari ha. Nag-ampon yung mister niya. Pero ito yung tinatawag natin na ampun-ampunan lang. Yung hindi dumaan sa legal na proseso. Siguro nung nanganak yung nanay ng bata ay napag-usapan na nila na dun sa birth certificate ay apelyido na lang nung lalaki yung pupunta kahit na hindi niya totoo itong anak. At paalala lang po, hindi po ganun yung proseso ng pag-ampon ha. At in fact po, illegal po yung ganun at mataas po yung penalty po dito. Ang tawag po dito ay simulation of birth. At ang penalty po ng simulation of birth, parang napakasimple lang po ng bagay, pero ang penalty po dito, ayon sa Revised Penal Code at sa Republic Act 8552 ay 6 years and 1 day to 12 years na pagkakulong. Ang dahilanan po nito ay gusto po kasing masigurado ng ating pamahalaan na hindi mapupunta sa trafficking ang mga bata ni aampon. At syempre, since ang goal ang aampunin or bata yan, ay sigurado na para sa kapakanan niya yung pag-aampon at hindi mapapahamak yung mga bata. So napaka-strict po ng pamahalaan natin dyan. Pero sa isang banda, medyo naiintindihan ko rin kung bakit nangyayari yung ganito. Alam niyo ho ba na napakahirap, hindi naman napakahirap siguro, mahirap mag-ampon sa ating bansa. Bakit mahirap? Hindi yung ganun kadali na dahil may nahanap ka ng bata na gustong ipaampon sa inyo dahil walang kakayanan yung nanay na palakihin siya, eh ganun lang kadali, okay na. Hindi. Parang dadaan kayo sa butas ng karayom. Una muna, kukuha muna kayo ng certificate declaring that the child is legally available for adoption sa Department of Social Welfare and Development. At napakarami pong dokumento nito at mahabang proseso. In fact, ang gagawin ng DSWD para magpaampon, kukunan niya muna ng panig yung ama tsaka nung ina nung bata, yung birth, yung ano, yung natural parents niya, para alamin kung bakit siya pinapaampon. And gagawa ng effort yung DSWD na kumbinsihin yung magulang na wag nang ipaampon. Ang punto nga naman, mas maganda na lumaki sa poder ng kanyang natural na mga magulang o natural parents yung bata kaysa sa isang adoptive parent. At batiin natin si Ricky De Guzman Gruenke. Mabuhay po kay attorney. God bless. Salamat Ricky and magandang gabi rin sa iyo. Si Michelle Malinaw. Hi po attorney. Shout out po. Thank you and God bless. Shout out kay Michelle Malinaw. Ayun, so balik tayo. Mahirap nga magpaampon. Hindi pa tapos ang proseso sa DSWD. Kung makakuha ka ng certificate declaring the child
is legally available for adoption. Ang taba ko dito, Klaa, dadaan ka pa sa court system, magpa-file ka ng petition for adoption, at magpe-presenta ka pa ng mga witnesses para patunayan na may kakayahan ka mag-adopt, na mabuti kang tao at papalakiin mo yung bata na maigi. So, para tong annulment, yung adoption, dadaan ka rin sa butas ng karayom. So, ang ginagawa ng mga kababayan natin para pasimplihin yung proseso, the moment na ipanganak yung bata, pinapangalan na nila o inaapilido na sa apilido nila yung bata at hindi na ito masisilip. So, aside from yung criminal liability under the revised penal code at Republic Act 8552, delikado pa dito, kunwari, ikaw bilang magulang, inampun mo yung bata na ampun-ampunan, dinaan mo sa ganitong illegal na proseso, pag ikaw ay pumanaw na, maaring magka-problema ang pagmamana ng bata. Kasi since hindi naman kayo legally, hindi naman siya legally adopted at wala kayong relasyon legally, hindi mo siya dapat tagapagmana. At a simple DNA test can prove na hindi kayo magkaano-ano. Sa simpleng DNA test na yun, posibleng mawala ng inheritance yung bata na kung inayos ang proseso, mapupunta dapat sa kanya talaga yung papamanahin mo. So, anonymous ganito. Merong ang kagandahan recently, in fact, in March 29, 2019, merong batas tayo ng tinatawag na Republic Act 11222. So, Republic Act 11222. Bago itong batas na binibigyan ng amnesty ang lahat ng gumawa ito nito, provided yung bata ay ipinanganak before March 29, 2019, at pangalawa, dapat nakapag-file ka ng petition for adoption within 10 years. So, dalawang kondisyones para ma-exempt ang isang tao sa liability dito. Dapat unang-una ipinanganak yung bata bago naging effective yung batas, which is March 2019. At pangalawa, dapat makapag-file ka ng petition for adoption within 10 years. Meron pang isang maganda dito, anonymous, na pwede mong gawin. Tinanong mo, pasok ba sa PSA yung ganun, yung sitwasyon mo? Pwedeng pumasok sa administrative adoption, ika nga yung yung sitwasyon na yan. Meron dinagdag lang na kondisyon. Ang kondisyon ay dapat yung bata, bago mag March 2019, ay naninirahan na sa poder mo 3 years prior. So dapat yung parang fake adoption or pag-aampon ay nangyari March 2016 at 3 taon na sa yung nakatira yung bata, pwede mo siyang dalhin sa PSA para mag-administrative adoption. Ano bang kagandahan nito? Hindi ka nadadaan sa korte, pero dadaan ka pa rin sa butas ng karayom ng DSWD. Syempre, kailangan ng gobyerno natin na siguraduhin na yung bata ay mapupunta sa maayos na pamilya, may kakayahan para palakihin siya, at magiging maganda ang magiging pamumuhay ng bata kalaunan. Ayun, so para sa lahat ng gusto, may humabol sa pagbate, si Lisa Paharilio, magandang gabi po, attorney. And magandang gabi rin sa iyo, Lisa. Si Ayarus Aikesa, hello po, attorney, pa shout out po. Yes, Ayarus, shout out sa iyo at magandang gabi sa iyo. So, kung meron kayong katanungan or meron kayong gustong isangguni sa isang abogado, pwede po namin yan sagutin dito sa isang mga live episodes natin daily or sa regular screening po namin every Tuesday, bukas na po yun. 12 o'clock hanggang 1 o'clock ng tanghali, mapapanood sa channel 224 ng Sky Cable, sa channel 24 ng digit ng TV Plus boxes, channel 29 ng digital TV boxes, syempre sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas, at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio. So muli po, ako po si Attorney Carlo Nicolas ng Ang Buhay at Batas, nagsasabi na isang magandang gabi sa inyong lahat.